pasensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Bakas sa mga litratong ito ang mga pasa na tinamo ni Mariza. Hindi niya tunay na pangalan. Sapak, tadyak at paggalagad sa sasakyan. Yan ang ginawa di umano sa kanya ng isang Australian national na dati niyang live-in partner. Aray ko po! Sinuntok po ako ng ilang bis po dito sa hita ko. Sinakal ka na, sinasuntok ka pa. Ano pa yung ginawa sa'yo? Pumasok po siya sa sasakyan. Sumunod po ako. Okay. Hindi pa po ako nakakapasok sa pintuan. Sinstart niya po yung sasakyan habang ako po, nakahangir po akong ganun sa sasakyan sa labas. Pero bukod dito, napag-alaman ng mga otoridad na ang kanyang ex, overstaying na pala sa Pinas. Not interested. Don't touch me. I have the authority. Off the property. Off the property. Mapanagot kaya siya sa ginawa niya sa dating kinakasama. Isang kumpanya, healthy products daw ang itinitinda. For good health and everything nice ang kanilang ino-offer. Pero ang surprise, hindi healthy kundi stress ang dinulot nito. Dahil nang ghost daw ito ng mga investors. Ayun, ayun si ate. Nakita ko na si ate. Sa bintana. Oo, nakita ko na. Ah, siya yun? Oo, nakita ko na. Ah, ang malala pa, pati ang milyong-milyong cash nila, nowhere to be found na. Mahuli pa kaya ang CEO ng kumpanya na tinaguri ang Queen of Estafa. Ayun na makasama ako na. Dito ka, mga pulis mo kami. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Zumangil. Nagmahal pero nasaktan, hindi lang ang puso kundi ang buong katawan. Ang Pinay na biktima, bugbog sarado raw ng Australian National na kinakasama. Not a good day, mate. Kasalukuyang namamasukan si Mariza bilang isang kasambahay. Maglilimang taon na ang nakalipas nang maltratuhin daw siya ng dati niyang live-in partner na isang Australian national. Anong klaseng pang-aabuso at pananakit na pisikal ang naranasan mo sa kamay nitong dating kinakasama mong si Peter? Nung ako po ay nasa kanya pa po, siya po ay madalas malasing, araw-araw po lasing. Nagsimula po yun sa cellphone na tinanong ko siya kung bakit niya itinatago yung cellphone. Nayahid niya po sa akin. Sabi niya, wala daw. Binaliwala ko po. Tapos one day, na yung cellphone po naiwan niya, tumunog. Tinignan ko, itumatawag baba. Tinanong ko siya, doon po nagsimula. Tinulak niya ako, nabalandra po ako dun sa ilalim ng lamisa. Mm-hmm. Pagkabalandra ako po dun sa ilalim ng lamisa, ginanto niya po ako dito. Hindi po ako makahinga, nakaganito po siya. Sabi niya sa akin, you're done, you're done. Paano ka sinakal nito si Peter? Ganun po. Dalawang kamay? Opo, pa ganun po ang sakal niya sa akin. Sakal? Ano pa? Bukod sa sakal? Sinuntok ka ba nito? Sinuntok po ako ng ilang bis po dito sa hit ako. Hindi po ako nakatayo. Sinakal ka na? Sinuntok ka pa? Ako. Ano pa yung ginawa sa'yo? Sinuntok din po ako dito yung time na yun. Nang galing kami sa restaurant, nanood kami ng Rayban. Lasing na lasing din po siya. Sinundan ko po siya sa labas. Nagalit siya sa akin. Pumasok po siya sa sasakyan. Sumunod po ako. Okay. Hindi pa po ako nakakapasok sa pintuan. Sinstart niya po yung sasakyan. Habang ako po, nakahangir po akong ganun sa sasakyan sa labas. Ginanto niya yung kamay ko. Kasi gusto niya akong bitaw doon. Ang sabi ko, malalaglag ako. Mababagsak ako. Kaya yung sabi niya sa akin, get lost. You die if you gonna die. Tapos sinuntok niya na po ako nung sinuntok dito sa mukha ko yung time na yun. Ano po nga pasok sa isip mo nung mga sandaling yun? Yung mga anak ko po, iniisip ko po paano pag namatay na ako, pag disgrasya ako doon, sino mag-ano sa mga anak ko. Ang suspect kinilalang si Peter David Maxwell. Nagsampa ng kaso si Mariza laban kay Peter para sa paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act noong 2019. Ipinakita niya sa amin ang mga resibong hawak niya laban sa Australia National. Makikita sa mga litratong ito ang mga pasang tinamo niya mula sa pananakita at pambubugbog ng suspect. He made the decolidad po yan. Po ako sa katunayan. Ang lumalabas dito, hematoma, red, pamumula ng balat. Anterior aspect forearm bilateral.
Forearm? Opo. Anong order to? Supreme po yan. Umattend ba siya sa patawag? Hindi po. Kahit isang beastly po siya. Kaya lalabasan na siya ng arrest warrant, no? Opo. Maging ang mga kapitbahay nila sa pataan noon, gusto na rin paalisiin ang dayuhan dahil sa panggugulo raw niya sa lugar. Ba dito? Petition po yan ng mga tao sa kanya. Ang dami yan. Ilan ang petition sa kanya? Sa dalawa, tatlo. Dahil nga po, pag nalalasing siya, yun nga po, mahilig mang insulto yan. Mahilig siya mang ano ng mga tao. Tapos pag may babaeng dadaan, minsan hipuan niya. Inilapit ng resibo ang reklamo ni Marisa sa Bureau of Immigration. Agad na nagkasa ang Fugitive Search Unit ng ahensya para matuntol ang suspect. Based sa aming database, ang status niya dito sa turista, expired na yung kanyang visa. Overstay na siya for 5 years. Most probably, undocumented na rin to. Dito na napag-alaman ng mga otoridad na expired na ang visa at nag-overstay na ang suspect sa Pinas. Ito ang nagbubasigan para arestuhin si Peter. Abangan mamaya ang pagtugi sa Australian National na overstay na pala sa Pilipinas at sangkot din umano sa pambubugbog sa dating kinakasama. May I have your passport, please? Not interested. Don't touch me. Susunod, isang kumpanya healthy products daw ang itinitinda. Ang pangako sa kanila, do-doble at titriple ang ininvest nilang pera sa kumpanya. Pero, it's a prank pala. Mahuli pa kaya ang CEO ng kumpanya na tinaguri ang Queen of Estafa. Isang grupong nangihikay at di umano ng mga open-minded mag-invest sa kanilang korporasyon, kapalit daw ng malaking kita. Pero, say goodbye to your money na dahil ang kausap ng mga nag-invest, nagtatago na? Naku po! Isang networking company na pinangalan ng Builders Road Marketing Corporation, nagbebenta di umano ng mga health product. Ang tumangay raw sa pera ng kanilang investors, dumulog sa resibo ang isa sa mga nagre-reklamo at natangayan daw ng pera ng kumpanya. Siyempre, health products, gusto naman natin yan. Plus yun nga kasi investment daw, mag-invest ka, kikita ka. Yun lang. Ang pangako sa kanila, do-doble at titriple ang ininvest nilang pera sa kumpanya. Pero, it's a prank pala. Per account, pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na account sa kino? 8. Gano'ng karami itong labas nyo para sa kumpanya ito? I think 388. Sa account ko, mga 8 million. Bukod pa sa may bebenta, may freebies din silang nakukuha mula sa kumpanya in exchange of their membership. Social premium membership ang PEG. A portion ng binayad mo sa isang account ay meron silang product na binigay. 10% of that tatanggapin mo one buwan. Pwede ibenta kung gusto mo. Pero nitong 2020, naging sketchy daw ang company at minsan hindi nakapag-payout si Ma'am at maging ang owner o CEO na si Yvonne Ruelias, tuluyan na ring ng ghost. Naku po! Missing in action! Nung malapit na kasing due date, bale, so siyempre nagpapalo ka. Ano na, ang comment is because pandemic, may mga delay daw sa mga transaction sa banko. May parang malilig. 1 or 2 months na may adjustment. Pero hindi na sila makontak. May 2020. Yun na, hindi mo na sila makontak. Sabi na matay daw yung kanyang nanay. Kaya ang tanong ko, kung merong namatay, paralyzed ang opisina. Stress ako sa mga anak ko una-una. Tsaka yung finances. Kasi syempre, na-expect ko yun. I was traumatized. Sinampahan ng patong-patong na kaso ng syndicated estafa si Yvonne Ruelias. Tinagurian din siyang most wanted ng PNP sa city, regional at provincial level. Wow! To the highest level ah! Ilang taon din siyang hinarap ng mga otoridad hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP-CIDG DSOU na nagtatago raw sa probinsya ng Abra ang suspect. Yun, ayun si Abby, nakita ko na siya. Sa bintana? Nakita ko na. Asa yun? Oo, nakita ko na. Nakakuha kami ng informasyon na yung ating suspect ay nasa site dyan sa part ng Marikina. So, biniverify ng ating mga team kung nandun nga siya. So, nabigo yung ating tropa
dahil wala siya doon. Sa katagalan, mayroon kaming confidential informant na pumunta sa atin. Pinatanong kung kilala ba ito dahil nagtataka sila na bakit nandun sa area ng Abra. Wala na silang inaksayang oras kasama ang resibo. Biyahing norte ang mga operatiba. Mahuli na kaya sa wakas ang itinuturing na Estafa Queen? Susunod! Ang pagtugis sa Australian National na overstaying na pala sa Pilipinas at sangkot din umano sa pambubugbog sa dating kinakasama. May have your passport, please? Not interested. Tinaguriang Estafa Queen dahil sa patong-patong na kaso ng estafa, inirereklamo ng kanyang mga biktima. Umabot daw ng milyong-milyong piso ang tilangay niya sa mga investor ng kumpanya. At pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na account sa inyong kinuha? 8. Gano'ng karami itong nailabas niyo para sa kumpanyang ito? I think 388 sa account ko, mga 8 million. Isa rin siya sa most wanted ng PNP. Actually, yung warrant niyang 6 doon ay no bail yun. So listed siya as number one most wanted ng regional level, provincial level, municipal level, at saka city level. Hanggang sa makatanggap ng tip ang mga otoridad na nagtatago sa Abra ang suspect. So agad bumuo kami ng isang tracker team para bumiyahe, purposely huliin siya dun sa isang liblib na lugar ng Abra. Kaya nito lang October 12, 2023, sa bisa ng 7 warrant of arrest laban kay Yvonne, agad nalagtungo ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP-CIDG DSOU sa Abra para hulihin ang suspect. Pagdating sa Abra, agad na isinagawa ang briefing at planning sa paghuli sa suspect. Dumiretso na ang mga police sa target location. Magkakahit sa likod ka to, makbukay lang yan. Okay lang yan kasi ano lang natin, huwag nang makapasok ng bahay, yun lang po ang pinaka-focus natin. Hindi na siya makapasok sa loob ng bahay. Tara, tawagan mo, sabihin mo, pepesto tayo sa malapit. Pagdating sa lokasyon, nagmanman muna ang mga otoridad. Ayun yung kapilya, bago dumating sa kanya. Ayan, ito yung bahay ng target, sir. Ito. Ayan yung malaki na kulay pulang bubong. Ilang sandali ba, isang babae ang nakita sa bahay. Ayun, ayun si Ari. Nakita ko na si Ari. Sa bintana. Positive! Siya na ang suspect! Isang asset ang bumaba mula sa sasakyan ng operatiba at pinuntahan ng bahay. Diretso mo, diretso mo lang. Diretso mo, diretso mo, diretso mo. Ayun na. Ayun na, nakasahan doon. Tigil dito. Pero biglang nagpalusot pa si ma'am. Nagulat daw siya sa kaso niya. Surprise! Ang wrong time lang po nung lahat. Ngayon kami naman po ay sa ng warrant. Ibang Tumeles, na-arrest ako po namin sa syndicated estafa na Regional Trial Court, Branch 278, Mandaluyong City. Babasahan ko lang po kayo ng inyong sabit ako. Sabit lang po. Ang unang binasa niya po sa inyo. Mandaluyong City po. Mandaluyong po. Sa kasong papa. Pangalawa po. Pangalawa. Ito po. Regional Trial Court, Branch 17, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Syndicated Estafa po. Regional Trial Court. Wait lang po, wait lang po. Branch 38, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Syndicated Estafa, under 315 po. Sa kalagitnaan ng pag-aresto, si ma'am may special request pa. Wait lang po, matapusin lang po natin. Miss Yvonne Ruelet, babasahan ko lang po kayo ng inyong karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say can be used you against the court.
You have the right to choose an attorney. If you cannot afford, the government will choose one. Agad na dinala sa Maynila ang suspect na si Yvonne Ruelas. Yes, sir. Captured na namin yung subject, sir. Ang CEO ng Builders Road Marketing Corporation, nakapanayam siya ng resibo. Hindi ko po intention na magtago. Hindi ko intention. Sinadya kong hindi magparamdam kasi bala ko pong aayusin ang lahat ng ito. Sa lahat ng members, nagkataon lang siguro na biktima lang tayo ng pandemic na ito. Naharap sa patong-patong na kaso ng estafa at syndicated estafa ang suspect at kasalukuyang nakakulong sa Mandaluyong City Jail. Panawagan ng PNP, lumapit sa kanila ang sinumang nabiktima pa ng suspect. Sa mga tao na may alam na may mga warrant, huwag silang mag-atubili na pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit dito sa Kamprami para matulungan natin sila na implement ang mga tao may mga warrant of arrest. Hindi nila matatakasan ang mahabang kamay ng ating hustisya. Isang Australiano, ilang taon nang overstaying sa Pilipinas, pero hindi lang pala ito ang kasong kinakaharap niya. Dahil ang isang kasambahay na dati niyang kinakasama, naglakas loob ng ikwento sa resibo ang kalbaryong dinanas niya sa kamay ng dayuhan. Sinuntok po ako ng ilang beses po dito sa hita ko. Sa pagdulog ng resibo sa Bureau of Immigration, nalaman naming expired na ang visa at overstaying na ang suspect na kinilalang si Peter David Maxwell sa bansa. So, aerial view ito siya, yung White House. Sabi nila nag-iisang White House daw po sa Beach Front. Saan na magiging entry? Dito ba na? That's all. Kaya naman kasama ang resibo, bumiyahe ang mga operatiba ng Bureau of Immigration papuntang Bataan kung saan huling nabataan ang suspect. Pagdating sa target location, kinailangan maghintay ng grupo ng gudyat ng asset. Sir, gano'ng kalayo lang po tayo, sir, sa location na pupunta lang, sir? Siguro mga 100 meters. At ilang saglit pa, it's go time, mate! Sinamahan ng resibo ang sinagawang operasyon ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration noong October 25 para madakip si Peter David Maxwell dahil maituturing na raw siyang isang overstaying alien sa una makikita pa ang pagtanggi niyang sumama sa mga operatiba ng FSU. Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit. May I have your passport, please? Not interested. Don't touch me. Aba, not interested daw. Saan kaya mauwi ang pag-arestong ito? This is a mission order from the Commissioner of Immigration. We are informed that you are already an overstaying alien. I am informed of that. Okay? Are you aware of that? No. Yes, you are. How long have you been here? Aurora. Yeah. And the other thing is that your passport is expired already, okay? I don't know. You don't know the expiration of your passport. I'm missing. It's 2022. It was stolen. Even though it is missing, you are still undocumented, okay? And that is clear violation of. That's why the Commissioner of the Bureau of Immigration issued the mission order. This is your name, your date of birth, your nationality, okay? Kumpirmado na siya si Peter David Maxwell. Ilang sandali pa, lumabas ang isang babae na bagong kinakasama pala ng suspect. Saan niyo siya dadalhin? Sa office ng Bureau of Immigration. You will go with us in the main office of Bureau of Immigration in Intramuros, Manila. I'm going to Manila? Yes. Matapos maaresto si Peter, dinala siya sa headquarters ng Bureau of Immigration sa Maynila para maproseso at pansamantalang i-detain. Isang araw matapos ang pag-aresto, ipinakita ko kay Marisa ang nangyaring pagdakip kay Maxwell. Ma'am, meron akong ipakikita sa iyong video. Ha? Gusto kong malaman kung ito ba si Peter na dati mong asawa, na dati mong kinakasama, na inarereklamo mo. Opo, siya po. Anong pakiramdam mo? Yeah. Ayan, no? May kasama ng mga otoridad dyan. Anong... Bobo ko sa kanya, pero kailangan ko rin pumbigyan ng hustisya yung ginawa niya sa akin. This is no accident. It's no small overstay. There's somebody major behind this. They've got something against me. They've had many businesses, and I bring a lot of money to this country.
So all I would like to say is, whoever's getting rid of me now, whoever's behind this major case, this is not just an overstay. This is something major. Para po personal na maidulog natin sa Bureau of Immigration ang hinaing ng ating kababayan, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng BI, ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Ma'am Dana, magandang hapon po sa inyo. Ito ang tanong niya unang-una. Makakabalik pa ho ba itong dayuhan dito sa ating bansa? Kapag ka mga ganito po ng mga foreign nationals na meron pong violation sa Philippine Immigration Act at nahuli po natin na ganito po ang kanilang kaso o kaya naman po may mga ginagawa po silang kalokohan dito at nat-tag po natin sila as undesirable aliens, those are deportable offenses po, and with deportation comes also yung blacklisting. Pag blacklisted po, hindi na po allowed to enter the country again. Okay. Ma'am, isa pang tanong. Siya ko ay sinampahan din ng criminal case ng complainant. Ano naman ang mangyayari doon, Ma'am Dana? Thank you. Yes, kung meron po siyang criminal case dito sa Pilipinas, we would have to wait for the resolution of the case here in the Philippines before we can implement the deportation. Sa ngayon, ay hinihintay pa ang paglabas ng warrant of arrest para sa kasong isinampa ni Marisa laban kay Peter. Kung sakali po na parusahan siya ng korte ng pagkakakulong for several years, we would have to wait for that po na kanyang iserve bago po natin ma-implement para makuha po yung full effect of justice. Yung Pilipina, baka meron po kayo mensahe para mapawi sa kahit papano yung kanyang takot. Ano ho? Go ahead, ma'am. Makakaasa po kayo na ito pong kasong ito ay hindi po natin tatantanan. Talagang siya po ay mananatili sa ating mga piitan habang umaandar po ang kaso niya. Para kay Marisa, patuloy niyang ilalaban ang kasong isinampa niya laban kay Peter. Pero sa ngayon, tila nabunutan na raw siya ng dinig nang makitang nasa kamay na ng mga otoridad ang dating kinakasama. Anong nasa kalooban niyo? Masaya po ako, pero malungkot din pa ako para sa kanya. Wala sila dito ng lugar sa Pilipinas kung i-insultuin man lang at tapang-tapakan yung pagkatao. Katulad ko, ako Pilipina ako. Ayaw kong yung sabihin sa akin na mismo sa sarili kong teritoryo yun na isa lang akong basura. Walang lugar sa lipunan ng sino man, Filipino man o dayuhan na malakit at mangapi ng ibang tao. Ilang taon ba nang lumipas, nariyan ang batas at ang mga otoridad para masigurong mapapanagot ang sino mang may atraso. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Wala ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Zumangin.